Oh, bakit ganyan yung buhok mo? Nagbago. Ano nangyari sa buhok mo, Teddy? Magantay muna ako ng tao para malaman ko kung meron ba akong sound. Tsaka, ano, kung nakakabasa ba ako ng comment. Kasi I want to answer some questions if meron. Meron akong sound, Sir Junil Balsamo. Good evening din. May sound ba ako? Sana all may kasamang doktor na aso. Hindi ito yun. Kapatid niya yun. Yung pinost ko kanina. Thank you, Sir Joshua. Thank you. Thank you, Sir Darwin. And Sir Junil. Ayan. Hi, Sir Justin Eduave. Okay. Ay, meron na akong kikwento si Justin Eduave. Okay. So, I think sa mga videos ko sometimes nirecommend ko yung group na yun. It's an international group. It's called Competitive Obedience and Constructive Criticism. So, dun sa group na yun, maraming mga dog trainer na magagaling. Yung iba sa kanila, hindi sila professional dog trainer pero they train their dogs. And then they compete yung iba sa national level, sa iba-ibang bansa kung saan man sila nakatira or international. So, yun nangyari kay Justin is meron siyang pinost na video doon. Tapos, parang meron mga, kasi syempre parang beginner, no? Beginner si Justin. May mga mali siya na mga nagawa, ganyan. Kahit naman sino, kahit ako naman, nagkakamali. Meron siya mga mali na nagawa. So, yung iba, passive-aggressive yung comment. And then yung iba, ang comment nila is parang medyo harsh. And then yung iba, nag-laugh react, ganyan. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na dun sa group na yon okay, kasi ang ginawa nung admin, si Colton, ginawa niya is tinggal niya lahat ng mga nag-react ng tumawa, tsaka yung mga passive-aggressive na mga comments. Kasi nga, nakalagay dun sa group, constructive criticism. Diba? So, ganun din tayo dun sa group na ginawa ko. I don't tolerate, I will not, wala pa naman ako nakikita yung mga magko-comment ng ano, kalokohan or parang mayabang or condescending or anything like that. So we are here to help each other. Okay? So wala akong nakukuha ang pera sa pagla-live. Hindi naman ako expert sa lahat, pero I'm just sharing yung mga personal experience ko para maybe you can learn from my mistakes and the things that I'm doing right. Okay? So what happened now to Justin is they gave him free ano online training. Magagaling to ah. Magagaling. Ako nga, ako, di ba? Ewan ko, yung iba kasi sa inyo nagagalingan sa aso ko, yung iba sa inyo nagagalingan sa akin, pero hindi ako nagagalingan sa sarili ko. Yung mga video nga ni Danny, hindi ko nga pinapost doon. Minsan lang. Kasi nahihiya ako dahil ang gagaling nila. Parang nagtatanong pa sila. Pero pag tinignan mo yung dog, ang galing na. Pero bakit nagtatanong pa rin sila? Kasi ganito dapat tayo. Laging open yung utak natin. So si Sir Justin, binigyan siya ng mga free na ano, online sessions. Okay? Tapos, kinukuha yung address niya. Papadalan siya ng mga, ano, mga equipment. Yung picture na ano, na pinakita, na I saw merong ano, I think merong prong collar, merong mga bite tag, merong mga kung ano-ano mga toys ng ano aso. Hindi ko na matandaan eh. Ayaw ko na mag-post ulit, nakakahiya. Huwag kang mahiya. Kasi paano ka mag-i-improve? Ako, tingnan mo ako ah. Akala mo ba walang nagki-criticize sa akin kapag nagpo-post ako ng video? I'm sure meron. I'm sure sa mga bahay nila or mga ibang dog trainer na nakakita ng video ko, nag-uusap-usap din yung mga yan. Tapos sabi nila, tingnan mo to si, ano, si Mike.
bakit ganyan ginagawa niya, bla bla bla. Ganyan ganyan, hindi ano yan, ganyan ganyan. Whatever. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng ano ng mga techniques or ano, mga paniniwala. Parang yung dog training para siyang religion eh. Like sometimes yung iba atheist din naniniwala, yung iba Christian, yung iba Muslim, ganyan. It doesn't mean we cannot all get along. So ako ay ano, steer away from mga negative stuff na ganyan. So, kung meron silang sasabihin tungkol sa akin, I don't really care. Nawawala na ako dun sa sinasabi ko. Anyway, ano lang, positive lang tayo dito, positive. Sir Darwin, saan po link ng matuto? I-search niya lang sa Facebook. Ano nga ba yung pangalan, Justin? Paki-type na nga lang, ilagay mo dyan sa comment. Competitive obedience and constructive criticism. So from the word itself, from the name of the group itself, competitive, it means hindi ito yung parang sit down, stay ka dyan for ano, 10 minutes. Hindi. Competitive, it means dynamic talaga, and then it's either you are preparing the dog for obedience competition or protection sports. Yun, dog training is continuously learning kasi walang same na aso. Tama, sir, ano, si Sir Joseph, naka, ayan, magaling din yan. Nagpapahil lang aso, walang reward. Okay. So, and meron siyang mga, ano, breeder pala yan, si Sir, Mr. Garcia. Breeder yan, nag-i-import din yan ng, ano, mga aso, mga KNPV dog, tsaka, ano, German Shepherd. So, kapag ka meron siyang breeding, abangan nyo. Ano ba yung pangalan, sir, ng ano nyo, nung kennel, i-comment nyo? Kasi dito sa Cebu, wala eh. Wala talaga. Wala. So, okay for positive thinking lang, sir. We're watching from Davao. Hi, sir. Maraming din magagaling na dog trainer dyan. Mas chill yung mga, tingin ko ah, dun sa ano, based sa mga nakikita ko sa Facebook, na parang mga nag-aaway-aaway na. Hindi naman nag-aaway-aaway, parang passive-aggressive na mga comments to each other. Sierra's, ano, kennel. Ayan, o. Oh. And mga magagaling na mga, ano, magagandang pedigree, mga matitigas na mga aso. Magaganda. Okay? So, ayan. So, yung topic ko, mamaya, I'll start. So, I'm just going to, ano lang, parang tell you about that. So, nakuha na ba ni Justin? Nakuha mo na ba yung, ano, yung package na pinadala sa'yo? O, ano, wala pa. So, yan. I'll start na lang na yung, ano, yung topic ko is, ano, baba ko muna ito, nadidistock ako. Diyan ka nga muna. So, yung topic ko, how to make your dog obey without food or toy reward. So, sa umpisa, ginagawa ko, nagbibigay ako ng reward. Okay? Nagbibigay ako ng reward. So, mamaya sasabihin ko actually yung totoo kong ano, ginagawa. Pero sasabihin ko lang muna, how to make your dog obey without food or toy reward. So, halimbawa, nag-start ka, luring. Marker, yes, rewards. Yung ibang tao hindi nag-marker, pero it works naman din if walang marker, pero mas klaro sa aso, lalo na kapag medyo mga complicated na mga bagay, if you have a marker. So, it's either like the sound of a clicker or your voice, sasabihin mo yes, or good boy, good girl, ganyan. So, lure, and then you'll name the command kapag lagi na niyang ginagawa, add mo na yung cue, sit, ginawa niya, yes, reward. So, sa umpisa, lagi ako magre-reward. Sit, yes, reward. Down, yes, reward. Stay, alis ako, pagbalik ko, yes, reward. Stay, alis ako. Come, yes, reward. So, nangyari, dalawa na yung command. Diba, sinabi ko stay, hindi ko yun ni-reward, umalis ako. Sinabi ko come, paglapit niya, yes, reward. So, ibig sabihin, ginagawa ko na next is 2. So, after nyan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
hindi naman eksakto na laging ganun ginagawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinatansya ko lang. Titignan niyo yung dog. Bago sinabi ko, sit, down, stay, come, place, yes, reward. Mabilis siya. I'll just keep doing that. Every 5 or every 6 commands, I'm going to pay the dog. So ngayon, paano ko malalaman kung should I keep rewarding again every repetition? Ito yung mga titingnan nyo. Halimbawa, sinabi mo, sit, down, down, down. 3 times mo sinabi or 2 times. Medyo parang, parang ano to ah. Kanina pa ako sumusunod, naka-5 na or 4, tapos parang wala naman akong napapala. Wala akong nakukuha. Gagawin nyo, balik kayo ulit. So, halimbawa, ginagawa nyo na 7 commands before nyo i-reward yung aso. Balik kayo ulit sa 2 lang or 3 or isa. Sometimes isa. So, kung ano man yung weakness, halimbawa, sit, usually mabilis gawin ng aso. Down, parang gumapang ng ganun instead of parang pack, bagsak na ganun. Gagawin nyo, as soon as nag-down yung aso, i-reward nyo kagad. Ang nakakatulong to sa speed, okay? Kasi kapag, halimbawa, may ginawa yung aso na command, the sooner niyang ginawa yun, the faster the reward will be given to the dog. So, ibig sabihin, pag sabi mo, down, yung elbow niya tumama, yes, reward. Down, matagal, okay, elbow hit sa ground, yes, reward. So, next time, isipin niya, ah, okay, so, every time dumidikit yung elbow ko dun sa ground or sa bed or whatever, naririnig ko agad yung yes, tapos nakukuha ko yung reward. So, ang gagawin ng aso, bibilisan niya mag-down, bibilisan niya mag-sit, bibilisan niya mag-recall. So, kaya sometimes, bumabalik din ako dun sa parang every command, re-reward ko. For example, merong times na si Danny, yung stand niya parang nawawala. Pag sasabi ko stand, nagtuturn. So, medyo meron confusion kasi hindi ko lagi yung sinasabi yung command na stand eh. Hindi ko yung lagi pinapagawa kasi it's useless eh. Para sa akin ah. I mean, in terms of parang practicality, pag naglakad lang naman ako, magsustand na yung aso, I don't have to say stand. So, hindi ko siya napapractice masyado. Pero sa mga obedience na, sa mga parang sports, kailangan matutunan ng aso yung stand na command. Kasi minsan may mga sports na kasama yon, like from a distance, ibigyan mo ng command yung aso mo, sit down, stay, sit down, stand, ganyan, whatever. So, yon. So, ngayon, ang gagawin ko na, magpo-progress na ako kapag okay siya dun sa parang ano, yung reward ko is every few repetitions, yung reward ko. Ang gagawin ko naman next is, sa huli ko lang siya i-reward. So, halimbawa, yung session ko muna, maiksi, ganito. 2 minutes. Okay? So, gagawin ko, place, dalawa yung bed, dalawa yung place, 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 come, place, 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 takbo na takbo yung aso ko, pabalik-balik. Biglang down, basta after 2 minutes, biglang boom, merong bowl, jackpot. Okay? So, sabi nga ni Michael Ellis, meron studies naman tungkol sa anticipation of the reward. So, ganito, mas mataas yung motivation ng aso dun sa feeling niya na parang okay, lalabas yung reward maya-maya kesa dun sa mismong reward itself, okay? Kasi nagkakaroon ng dopamine spike sa ano niya, sa katawan niya. So yung dopamine is yung parang naa-addict yung aso dun sa nangyayari, dun sa thought of at some point the dog will get rewarded. So parang ito yung same concept kung bakit na may mga tao na na-addict magsugal. Nagsusugal sila, slot machine na lang, kunyari yung example ni Michael Ellis. Wala, 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 wala. And then once naka-jackpot siya, okay, it happens pala, ganyan. Then ma-addict yung tao. Ayaw niya umalis dun sa
sa upuan niya. Kasi baka pag umalis siya, yung next na magganon ng slot machine, mananalo. Na-addict yung aso or yung tao. Okay? So ngayon, it depends din. Halimbawa, tatanungin mo yung sarili mo, ano ba yung goal ko dun sa aso? Is this a pet dog? Goal ko ba sumali sa dog sports? Goal ko lang ba is ano, gawin ko ang protection dog yung aso ko? Watchdog? O wala, house pet? So it depends, no? Kasi ganito, meron akong dalawang motivator lagi sa aso ko. So, yung reward, so rewards based. And then yung second is pressure. So, when I say pressure, it could be the pressure from the leash, the pressure from the e-collar, the pressure from the prong collar, or verbal pressure, no. Ganon. So, I can make the dog do things using those ano, two motivators. So, kung halimbawa, sabihin na lang natin, yung mga tinetrain ko dito, puppy pa, lagi ko yun i-reward. Lagi ko yun i-reward. Kasi, kailangan meron kang madaming reward history para mas okay yung aso. Okay? Masasanay sila magiging habit nila na every time sila narinig na sit, they need to sit down kasi they will get paid. So, kapag medyo older, let's say na mga siguro 1 year old, medyo somewhat matured na yung utak nila. That's when I start introducing pressure. So, ibig sabihin nun, it doesn't matter kung meron akong food or toy. Pag sinabi ko sit, you have to sit down. Okay? So, example, no, naka slip lead or prong collar, or even flat collar. Okay? Even flat collar. Gagawin ko, sasabihin ko, example, ito yung aso, sorry, ito yung aso, ito yung leash. Gagawin ko, mag-hand signal ako ng sit, pero at the same time, minihila ko pataas yung leash. Gently. Kasi kapag ginawa ko kagad ganyan, magre-react yun, tapos hindi niya pa alam anong ibig sabihin nun, magre-react siya. So, gagawin ko, sit, or nilulure ko while I'm doing this. And then, sit, ulit-ulitin ko lang yan. Hanggang sa lagi niya na-feel to, malalaman niya, it means sit. So, next time, kapag ginanong ko lang yung leash, wala yung kamay ko, walang hand signal, walang lure, the dog knows, leash pressure going upwards, it means sit down. And kapag ginawa ko yun, hindi siya ganyan, hindi. Nagawa ko constant lang, nakaganyan. And then, kapag ka hindi yung aso umuupo, hindi ito mawawala. Kapag umupo na siya, wala na yon. Okay? So, paano kung wala ka namang ano, let's say, tournament na sasalian or ano, pang mga pet dog, ganun yung ginagawa ko. Kasi, kapag 1 year and up. Kasi ayoko na uuwi yung aso dun sa owner. Tapos, kailangan laging may dalang pagkain. So, yung sit, taas, pressure, kapag nawalan, nag-sit siya, mawawala yung pressure. Pag tumayo siya ulit, no, sit, pabalik ko yun. Ulit, down, hilahin ko pababa. Same concept, nilulure ko muna with the leash pressure, sabay. Hanggang sa magets niya, downward means down. Okay, sa pagtagal, pag ginanon ko, yun na yun. Tapos kapag tumayo, iba kasi yung down, eh, no? Usually, yung aso, pag ginanon mo, down, tapos tumayo ka, tatayo din. Wala, bababa mo lang ulit ng ganun. Or give the negative marker, no? Balik mo ulit down. Yun, okay? So, we are using pressure. So, ako ba personally, anong ginagawa ko sa aso ko? Ito na yung personal opinion ko to. Iba-iba yung bawat dog trainer or bawat tao, depende sa kanila kung ano style nila, and also depende sa aso. So, mayroong aso na willing to please. Okay, willing to please. Ibig sabihin, motivated sila gawin yung gusto mo kahit na wala kang food or toy. Pero, kailangan meron kayong relationship na maganda and yung aso is willing to please. Usually,
parang konti lang yung mga ganun. Konti lang yung mga ganun na aso. Usually, they have to feel pressure or at least na-train mo sila ng matagal na laging andito yung ano, yung reward. Nagkaroon sila ng muscle memory, kumbaga. For example, healing. Nandito lagi sa armpit mo yung tug toy. Nasanay sila, nakatingin sa'yo. Tapos one day, tinanggal mo ng ganon. Hinawakan mo, no? Nilagay mo yung tug sa kamay mo, binaba mo yung kamay mo. Tumingin sila doon, no? Sabihin mo ulit yung command. Sabihin mo, OPA or heal or whatever yung command mo na nag-heal. Tumingin siya. Kahit na yung tug nasa baba, yes, reward mo. Yung aso ko naman, nag-heal siya kahit wala akong ano. Walang e-collar, walang reward, walang toy, walang food. Mag-heal siya kasi maraming repetitions na yung nagawa ko paulit-ulit. Nasanay na siya na pag sinanarinig niya to, kailangan gagawin ko to. So, marami na rin natanggap na correction yung aso ko. So, alam niya na disobedience means, ano, tawag dito, you get something, okay? If you obey, you get something. You get rewarded. If you disobey, you get something, a correction. So, ano din, parang set your standards according to yung level ng aso nyo. Halimbawa, ano, masaya sila na nag-OB kayo. Yan. So, malaking ano yan bagay. Kailangan yung aso willing to work. Willing to work. Yan. Hindi lang willing to please, willing to work. Kasi may mga aso na willing to please pero tamad. Okay, meron kami mga ganun. Parang hindi siya nagbabalanse. So, ano nga ba yung sinasabi ko na wala na ako? Ano nga yung sinasabi ko? So, yun. Ano yung reason? Ay, ako, personally, sasabihin ko na, at some point, lagi ko nire-reward yung aso ko. Okay? Parang ang gulo nun. At some point, lagi. Hindi, sorry. At some point, during the session, ire-reward ko yung aso ko. I never do a whole session na hindi ko nireward yung aso. So, ganito gagawin ko. Depending on the age. Ano ba, si Major, yung puppy ko, training namin, ang attention span nito, 2 minutes. Whether, kahit liver pa yan, or ano, maiksi. Okay? So, gagawin ko, 2 minutes na session, and then reward, ganyan. Actually, dahil puppy pa yun, nireward ko pala siya lagi. Si Danny, nagawin ko maraming commands hanggang sumaabot na ng 7 minutes. And then sa huli, dun ko biglang ilalabas yung tug. Tapos ngayon, paano nangyari na si Danny sumusunod sa'yo? Kunyari lang kayo yung nagtatanong. Paano nangyari na yung aso mo sumusunod sa'yo na wala kang hawak na reward? Hey, no. Si Teddy. So, ganito kasi yun. Kapag lagi inyong hawak yung food or yung toy, tapos nagbibigay kayo ng command, mahihirapan kayo na i-win off yung toy reward or yung food reward. Kasi kapag hindi kayo nakaganyan, ano to? Wala naman siyang hawak na pagkain. Ah. Bakit ako susunod? Hindi siya susunod. So ako, ginagawa ko, alabas ako, meron na akong pagkain sa bulsa ko or mas maganda toy kung toy motivated yung aso, nakatago. Kasi kapag pagkain na amay agad ng aso yan. Eh. Kahit na tinago mo, akala mo, uy, ang galing sumusunod siya. Pero naamay niya, meron kang food. Okay? So gagawin ko, yung nakalagay lang yung kamay ko sa pocket, pero meron akong hawak na bola. Sabihin ko kay Danny, sit down, stand, alert, yes, reward. Magugulat na lang siya, uy, biglang merong bola, hindi ko naman nakita yun kanina. So, matututo yung aso na just because I'm not seeing a toy or food doesn't mean I will not get rewarded. So, iniisip na aso, there's always a possibility na marireward ako at some point during the session. So, I just need to keep obeying, obey, and then soon I will get paid. So, yung aso ko ba susunod sa akin kahit na hindi ko talaga siya ni-reward sa buong session, susunod siya. Pero should I do it? Should I do it? Personally lang, I don't want to do that. Kasi parang ganito, parang example,
nanay ka or tatay. Tapos, yung anak mo, wala kang ginawa kundi utusan siya ng utusan. Tapos wala siyang napapala. Kung mabait yung aso, yung aso, yung anak mo, willing to please, willing to work, walang problema. Pero kung yung anak mo parang average lang na tao, at some point mapapagod sila. Parang ano ba to? Winalis ko na doon. Yung CL, nilinis ko, nagugas ako ng pinggan, tapos biglang ano naman, mamalengke daw ako, tapos pagbalik ko, wala. Pwede naman yun, pwede. Susundin pa rin ikaw, di ba, ng anak mo. Pero, if meron ka naman dyan something, bakit di mo bigyan yung anak mo? Halimbawa, sige, PlayStation ka na, pwede na. O kaya, Teddy, 500 pesos, pumunta ka sa, dyan, kumain ka sa labas, ganun. Or whatever. Kung pwede naman gawin, bakit hindi, di ba? Para lang mas motivated. Kasi kapag, halimbawa, if you will keep doing that, parang bigay ng command, tapos walang nakakuha yung aso mo, mapapansin mo, pagtagal, depende sa aso mo, depende kung gano'n siya ka-willing to please and to work, mag-fade yung obedience niya. And then, babagal siya. And then, ano lang gagawin mo? Pressure ka na naman. Pressure. Pressure. So, for example, I'm not using any rewards to make the dog obey. I'm just using pressure. Like the leash, saying no, sit. Forcing the dog. No, sit. Pressing the remote sa e-collar. Is it better? Kasi ayaw ng aso na mako-correct siya. It's the same thing. It's the same as food. Parang you need to maintain. Kapag halimbawa, sabi mo, sit down, stay, come, place. Come, sit down, stay, place. Heel, ganyan. And then, biglang hindi susunod yung aso mo. Impossible na perfect yung aso mo for the rest of its life. There will come a point na you need to correct the dog. Correct the dog. It's like maintenance. So yung food, you maintenance din yun. Yung reward ko ng toy sa huli ng session, sa end of the session, it's also maintenance para sa aso ko na sumunod siya ng mabilis. That's another thing. Yung aso ko, hindi siya working line, pero medyo mabilis siyang gumalaw. It's because of the motivation. Sabi nga ni Dave Cloyer, si Dave Cloyer is, if I'm not mistaken, world champion siya sa IGP. And nagsasali din siya sa mga ring sports and napakagaling niya mag-train ng aso. Sabi niya, the trial day or yung competition day, it's the worst day for training for your dog. Sinabi niya yon kasi it's the worst day for training your dog kasi wala kang reward. Bawal mag toy reward, bawal maglagay ng toy sa armpit, bawal lahat, hindi pwede. Anything that will motivate your dog, hindi mo pwedeng ilabas. So kaya niya sinabi yun, it's the worst day for training your dog kasi as much as possible, you want to reward the dog para mas mabilis siya. Kasi sa, for example, sa shots under IGP or IPO, they judge yung speed ng aso. Halimbawa, down in motion, nag-down siya while nag-jogging ka, tapos naiwan siya doon, and then pagdating after 50 paces, harap ka sa aso mo or whatever, and then you're gonna say here or front or whatever the command is, kailangan pag tumakbo yung aso papunta sa'yo, mabilis, tapos biglang magsa-stop, naka-sit sa harapan mo. Kung hindi mo na-reward yung aso mo sa training, sa tingin mo tatakbo yung aso papunta sa'yo, baka mag-jogging, hindi sprint, jogging or parang maglakad lang papunta sa'yo. So, bawal din ang mag-correct. Oo. So, sa BH, for example, it's like the most basic na, na parang sa before mag-IGP1, BH, parang it's all about obedience lang. May part na naka-leash, pero hindi mo pwedeng ipop yung leash. Bawal. Okay? Yung leash should be parang loose. Merong ganun. Parang letter J. Ibig sabihin nun, hindi mo na bibigyan ng information yung aso mo. Another thing is, yung leash, hindi pwedeng makapal. Even the weight of the leash,
even the way you're gonna put the leash sa katawan mo, kailangan pa ganito. Ambawa yung aso nandito, kailangan pa ganun. Ako nakabit ko, nalagay ko yung leash ng aso ko pa ganyan. And then, sinabi ng judge sa akin, mayroong deduction yun. Eh, first time ko, hindi ko alam. Kasi, it can be like parang guide para sa dog. Bawa, let's say I've been training my dog na naka-leash ako sa katawan ko na nakapaganyan. And then every time lalagpas siya dun sa leash, kinokorek ko siya. So it's like a guide for the dog. And you're not allowed to put the leash inside your left pocket kung nasa left yung dog. Basta marami. So, yung trial day is the worst day for training your dog. So, paano nila nagagawa sa trial na, for example, no, nag-heal yung aso for 5 minutes, tapos wala silang reward. Nagsa-start sila, heal, nag-heal yung aso, nakatingin sa'yo, yes, reward. Kunyari lang, beginner pa yung aso. And then, as years go by, sorry, not years, maybe after, ano, 1.5 year of training, matagal sila nag-training eh, they build distance and duration. Like, you're gonna make the dog heal for 5 steps and then, yes, reward. Reward. Mas matagal pa yung pag-reward nila kaysa dun sa obedience. Ganun. Tapos, maybe, halimbawa, yung pattern ng obedience nyo is ganyan. Pupunta ka dito, pupunta dito, pupunta dito, 50 steps dito, 50 steps, blah, blah, blah. Hindi nila yan ititrain ng parang, okay, gawin natin to, 50 steps. Ganyan, 15 dito. Tapos biglang, yes, sa huli, re-reward ko yung aso ko. Hindi. Ang gagawin, ako, ginawa ko kay Danny. Halimbawa, ito yung pattern. Kunyari na lang, ganyan lang yung pattern. Gagawin ko dito muna, yes, reward. Laro kami, tug, 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 biglang heal or foos. Tutuloy ko, blah, 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 blah. Sit, or sit in motion, biglang yes, reward. Balik naman, oh, left about turn, going back, biglang jogging ako na heal, tapos biglang slow na walk, biglang yes, reward. Hanggang sa mabuo ko yung buong pattern. So, dahil alam na aso mo na nare-reward siya lagi, kaya na niyang ngayon gawin yung isang buong 7 minutes na ano, na trial kahit na wala kang hawak na reward. And dahil tinatago mo yung reward, kasi bigla mong nilalabas kapag nire-reward mo siya, alam niya din na pwede siyang ma-reward kahit na wala kang tag sa armpit, wala kang ball na hawak, or walang ball na nakamagnet dito. So, ano yun? Parang ako, at some point, I will reward the dog each session. So, ayan. Magbabasa lang ako ng ano, kasi nasagot ko na yung nasabi ko na lahat tungkol dun sa topic eh. Meron, boss. Okay. Good evening, Mabel, Mikay. Thank you. Thank you for telling me na may sound. Pwede ba makasali dun? Saan? Sa IGP pwede kung merong kung may club dyan sa location mo. Hindi ko na mabasa lahat. So yan, very informative. Thank you, sir. Welcome, welcome po. Kasi ako naman, nagtatanong lang din naman ako eh. It's either I learn through ano experience din. Syempre, every month, marami ako tinitrain na aso. Siguro, pinaka-konte, every month is mga 8. 8 na aso every month, pinaka-konte. Pinaka-madami ko na tinanggap is 15. 15 na aso. So, marami ako natututunan din sa mga aso na tinitrain ko, hindi lang ano sa aso ko. Kasi, bawat aso iba eh. Iba-iba yung style. Halimbawa, eto, meron dito ngayon pitbull na ano, ayaw kumain. So, ginagawa namin, leash pressure. Ayaw niya kumain eh. Parang ano na siya dito? 3 days. 3 days na and then ayaw niya pa rin kumain. So, ginagawa namin pressure, pressure, pressure. Okay, gagawin niya. Tapos, winawok namin ang winawok para magutom siya. And then, one day, kakain na siya.
So, kung papi yun, iba naman din yung style ko ng pagturo. Kasi, syempre, you're not gonna pressure a puppy, di ba? So, tapos na yung ano ko, yung topic. If meron kayong tanong, you can ask me. If alam ko yung sagot. Kung hindi, sabihin ko, i-google nyo na lang. Enrico Gonzalez Arroyal. Ayan. Actually, kapatid ko yan. Nagpapa-shoutout si Raul. Good evening, Sir Fando. Thank you for watching my video. And napansin ko lagi kayong nanonood tsaka nagko-comment. Kaya maraming salamat kasi nagkakaroon ng activity yung page ko. Kasi who would watch dog training videos, 'di ba? Parang konti lang eh. Ang daming mga tao na merong aso pero ilan lang yung gusto mag-train ng aso. Good evening, Sir Trainer. Possible ba ang 1 month training na ka-boarding yung BM? Oo. Yun yung ano ko, actually. Ako, yun yung minimum ko. 4 weeks. Kasi, I want to do a lot of repetition. So, siguro, depending the dog, sometimes 3 days pa lang, alam na nung aso lahat ng commands. Pero it doesn't mean gagawin na niya lagi. Porkit alam na niya mag-sit, it doesn't mean lagi na niya yung gagawin. So, kaya 4 weeks yung minimum ko. That's actually very short pa rin. Kasi, I want the dog to have a lot of reward history, being rewarded doing obedience. Para masanay siya na, okay, obedience session, work mode, tingin ako sa'yo, alam ko I'm gonna get rewarded. We will do that hundreds of times, mga 500 plus na sit sa buong stay nila dito, or maybe 1,000. 1,000 times na sit, 1,000 times na down, 1,000 times na stay, ganun. Kasi kapag konti lang, pag-uwi ng aso, parang mabilis niyang makakalimutan yun. Ayun. Tsaka, yung training ko, yung 4 weeks, parang ano lang yan, basic obedience, parang I'm teaching stuff sa aso nyo. And then, a big part of it is me teaching you how to train your dog. Kasi hindi po trained yung aso fully sa 4 weeks. You need to keep training the dog. Alimbawa, tinrain ko siya 4 weeks, pag-uwi niya, sasabihin ko sa inyo, ah, okay, now your dog knows this. You need to train your dog at least once or twice a day. 5 to 10 minutes a day. Or every time papakainin mo yung aso, instead of papakainin mo, you're going to train your dog. I think naman lahat ng tao merang 5 minutes or 10 minutes a day, di ba? So, I don't think it's going to be a problem unless tinatamad kayo. So, you need to keep doing that. And then, maybe, depending on the dog, after a month of doing that, maybe you will do 3 times a week. And then, after that, twice a week. Kapag medyo matanda na yung aso, mas madali. Basic obedience, 1 month boarding for 10K. What do you think, sir? Di ko kasi alam plus yun. Ano po eh, hindi po ako mag, ano, hindi ako makakomment dyan kasi iba-iba po yung price or yung rate kung magkano gusto singilin ng trainer is based on how much the trainer thinks his worth is. So kung tingin ng trainer na yon 10,000 is yung worth niya, yung time niya, e di, yun yung pressure niya. Okay? So, ako, mas mataas pa yung rate ko dyan. So, okay na yan, 10K. Pero, hindi ko alam kung sino yung trainer. And I don't wanna give any comments tungkol sa ibang trainer. Kasi, iba-iba kami ng style. Iba-iba kami ng paniniwala. Iba-iba din yung rates namin. Okay? So, yun. So, yung advice ko siguro na mabibigay sa inyo is yung trainer, kung ano yung sinasabi niya, okay yun, pwede mo yun pakinggan. Pero, mas maganda tingnan mo yung mga tinitrain niya na aso. Ano ba yung itsura ng aso? Ano sila? Natututo ba? Magaling ba? Okay ba? Kung gusto mo maging ganun yung aso mo, kung ano man yung nakikita mo dun sa result ng trabaho nila, edi kung masaya ka doon, edi
enroll ka sa kanya. Mura. Mura yung 10K. Oo, mura. Kasi imaginein mo, ganito eh. 1 month ko yan aalagaan yung asa mo. 1 month ko yan itetrain. Ako ah, itrain dogs 3 to 6 times a day. Sometimes 2 times a day. Ganyan. Depending on the dog's attention span, food drive, and motivation to do stuff. Okay. And yung ano nila, ano tawag dito? Ano sabi ko na pala, attention span or play drive or whatever. Ilang months po mag-start ng train ng puppy, ng basic obedience. As soon as you get your dog, you can start training your dog inside the house. If, alimbawa, it's 2 months old, you can start training the dog. Kahit lure-lure lang, luring using food, you can do that inside the house. But if sending the dog for training, I always recommend complete muna yung vaccines. So para makomplete yung vaccines, it's anywhere from 3.5 months old to 4 months old. So, kasi may, usually ah, dito, pag kinuha ko yung aso, may mga kasama siyang ibang aso. I mean, hindi naman sila magkakatabi. Magkakahiwala yung cage nila. Pero, para safe lang. Kasi they go to the same field for training or inside this house for training. Ayoko na meron mag-iwan ng virus dito tapos protected siya. Pero yung isa pala hindi protected. And then siya yung magkakasakit. Diba? Tsaka ako, I always forget. But usually, I make people sign or clients sign ano, a contract. It's about, ano, I'm not gonna be liable if magkakasakit yung aso mo. Kasi unang-una, dito lang ako nagtitrain ng aso. Hindi ko, unless merong issue na parang kailangan ko i-socialize yung aso sa ibang lugar, it's very controlled. Okay? So, hindi makakuha ng ano, sakit yung mga aso dito sa loob. Walang pandemic dito, walang distemper, walang parvo. Okay? I'm afraid baka walang result kung ganun kamura. Daw ni-refer ng vet. Hindi naman. It depends naman sa trainer. Kasi, ano, I started training dogs nga, walang bayad. Walang bayad. So, it doesn't mean I don't know how to train a dog. I just wanted to have videos of me training a dog so that when kapag maniningil na ako, I have something to show. Kasi I have to start somewhere. Diba? Hindi pwede puro aso ko lang. Ay, aso mo yun eh. Matagal man yun kasama. Ganyan. So, ayun. It doesn't have anything to do with the price. Meron kasi iba ang mahal maningil. Lalo na yung mga sikat, mga nasa YouTube, ganyan. Mahal sila maningil, pero hindi nila itatrain yung aso. Parang ikaw yung tinatrain nila. Which is good din. Ako, I do both. I will train the dog and then tuturuan din kita paano itrain yung aso. Kasi ako nga, dito nga sa mga video ko, tinatrain ko yung mga tao how to train their dogs. So, what more yung client ko na nagbayad? Nagbayad sila. So, ako, yung price, it ranges from 14,000 to, ano, 18,000. Depende sa case. Halimbawa, tingin ko medyo matagal to. Yung mga ano, fearful, ganyan. Mga aggressive. Kasi hindi ko alam kung gaano kabilis magiging okay yung aso eh. So, I have to give myself time to train the dog. So, hindi naman pwedeng 2 months ko tinatrain yung aso tapos siningil ko lang ng pang 1 month, di ba? Kasi nag-invest ako ng time tsaka effort eh, tsaka nakaka-stress mag-train ng aso. Parang halimbawa, ay, nang ba to? Hindi pa rin siya nagda-down. Ayaw, nakaka-stress. And then, sampu yung aso na yun. Iba-iba yung mga ano, problema nila. You have to think. Kasi hindi naman lahat ng aso dito, lahat ng technique, same lang yung gagawin mo. Hindi, iba-iba. Iba-iba. Buti na lang meron akong assistant. So, I also pay for the, ano, my assistant. So, yung sweldo ng assistant ko is, ano, a lot of people are saying, malaki daw yung sweldo ng assistant ko.
Pero para sa akin, ano eh, parang nadeduplicate niya ako eh. Sinasabi ko sa kanya, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Kapag tinitingnan ko siya, ah, okay, mali ang ginagawa mo. Ito ang gawin mo, ganyan. And then right away, gagawin niya, ganun. Binabago niya yung sarili niya. So parang ako na din yung nagtitrain ng aso kasi he's doing exactly the same thing as I am. So why not pay him well, di ba? So, ayun. Welcome po, Ma'am Diana Rose De Leon. Sir Paul De La Luna. Lalo na bad, ano, bad mood. Bad mood ka. Hindi ka makapag-train. Oh, pero, ano naman, parang we separate mga personal issues sa, like, if you're working, trabaho ka lang. And then mamaya, pagkatapos magtrabaho, kung meron kang problema or naiinis ka, ayun, meron kang time sa sarili mo na ano, mainis. Na mas maganda, huwag ka na lang mainis. Uminom ka na lang ng ano, tubig na malamig. Ayun. Ay, Sir Paul, kamusta na yung ano, yung aso nyo? Teddy, come. So ito, si Teddy, see, isang tawag ko lang, nandito na. Walang reward yun, walang reward. No? Ganito lang, ayan, good. Ayun pala, you can also use this as a reward. Ganyan, ipet mo yung dog mo. Eh kahit yung si Danny, ang gagawin ko lang, bubuksan ko yung arms ko ng ganyan. Parang, uy, halika dito. Ibig sabihin nun, tumalon ka sa akin, bubuhatin kita, and then I'm gonna ano, love on you. Mas gusto niya yan minsan. So gagawin ko, mag-heal ako for ano, 2 minutes. And then, Kushe, come, front, blah, blah, blah. Biglang gaganon ako. Parang mas mabilis pa nga siya na ano, mag-react dun sa i-hug ko siya eh, kesa sa toy reward. Kaso, hindi naman pwedeng puro hug-hug kasi napansin ko sa kanya, kapag ka nag-hug kami, bawa ginanyan ko, no? Yan, no? Okay. Biglang pag sinabi ko, OPA, ibig sabihin, mag-heal na siya ulit. Ang gagawin niya pa rin, ano, tatry niyang gumanyan, ganyan, ganyan na naman sa akin. Parang na, ano siya, nawiwili, lumalaki yung ulo niya. Matagal po mag-train ng nervy at aggressive dog, ano. Depende talaga sa aso. Kaya, sometimes naman, ano, 4 weeks, okay na. Kasi hindi lang naman din, ano, halimbawa, merong aggressive na aso. Hindi lang naman yung aggression yung inaano ko eh, ina-address ko eh. I'm also teaching obedience. Kasi yung obedience, although it's not a direct solution to aggression, it helps a lot. Kasi paano mo masastop, alimbawa yung aggression, kapag sinabi mong no sa aso na yun, pero disobedient siya. Ibig sabihin, i-disobey niya yung no mo. So kailangan din masanay yung aso na nakikinig siya sa'yo sa mga sinasabi mo. Kasi para lang maano siya, masanay na maging obedient din. And then it's going to be easier to control the dog. Kasi ito, halimbawa, yung aso is medyo aggressive or reactive, ganyan. Magkaiba yun. Minsan parehas na meron yung aso. Let's just say aggressive yung aso. Hindi niya alam anong gagawin niya? Halimbawa, nandun kayo sa kalye, nakalis siya, nandun siya sa tabi mo, biglang merong dadaan na ibang aso or tao na naging aggressive siya. Hindi niya alam ano ba yung gagawin niya kung hindi mo siya tinuruan ng obedience. Pero kung meron siyang obedience, okay, medyo lumalapit na yung tao, sabihin ko, sit. Kapag nag-react siya, iko-correct ko siya. Bakit? Ano yung kinokorek ko? Hindi yung aggression. Nag-break siya ng sit eh. No, sit. Yun yung gagawin ko. And aside from that, halimbawa, nag-try siya mag-attack. By the time that the dog reaches the end of that leash, there will be a correction. It's either the prong or itong mga time na to, usually, e-collar talaga na ginagamit ko eh. Para hindi ina-associate lagi ng aso sa akin. Kasi ganito, kapag yung correction, ina-associate ng aso sa'yo, for example, you said something, sinabi mo no, and then you pop the leash with the prong collar.
Kung, let's say, no, you are planning to do competitive stuff with your dog, ba, flashy obedience, mabilis na obedience, pwedeng, ano, pagtagal, magde-deteriorate yung motivation ng aso mo to obey you or to obey you quickly because of, ano, too much corrections, okay? So, ang nangyayari, alam ng aso, gumalaw yung kamay mo eh, ginanon mo yung leash eh, and then sinabi mo pa, no. So, alam niya na ikaw yung nag-correct sa kanya. May mga instances na gusto ko, alam ng aso na ako yung nagsabi nun, ako yung nag-correct sa'yo. May mga times na ayoko i-associate sa akin ng aso yung correction. So, doon yung advantage ng e-collar. So, halimbawa, cat aggression. Pitbull, aggressive sa cats. Hayaan mo lang, sige, sabihin ko kay Carl, hayaan mo siya na ano, lumapit sa pusa. And don't say anything, don't try to stop the dog. Kapag ano, inamay niya, okay, sige, walang mangyayari sa'yo. Pag bigla kang ano, boom, gumanon ka papunta sa pusa, and it looks like ano, an aggressive approach towards the cat, ang gagawin ko, high-level correction. I don't do low, and then I'll increase, ay, hindi nag-react, itataas ko, ay, hindi nag-react, tataas ko. I go high na right away kasi minsan yung aso, pag na-feel nila yung level 20, halimbawa lang, dun sa ginagamit ko ng e-collar, uy, may something, pero okay lang. Wala naman nangyari sa akin, masama. Parang kaya ko naman yun. Biglang 30, mas masakit yun ng konti pero okay lang. 40, hanggang sa biglang umabot ka na ng 90, dun lang siya parang ayaw na niya. Whereas, if halimbawa, dumiretso ka sa 60, medyo mataas na yun, then pinindot mo, right away, ouch na siya. And then, alam na niya, ah, okay, ayoko tong gawin. Hindi na siya magta-try ulit-ulitin, ulit-ulitin, so paulit-ulit ka magko-correct. Mas mabuti yung correction mo is effective rather than a nagging correction na parang itatry ng aso, itest kung pwede na naman niya ulit gawin. Mas mabuti na mag-regret agad yung aso dun sa first repetition pa lang para hindi niya ulitin. And it's not always corrections kapag ka-aggressive dogs or reactive. Usually reactive, hinayaan ko lang makalalapit yung aso dun sa kung ano man yung tinatahulan niya. And then, smell. Ayaan ko siya mag-amoy. Kasi minsan, nagbabark yung aso, hindi naman niya alam kung ba't siya nagbabark. Kaya parang nako-confuse lang siya. Ano to? Ano to? Ano yan? Ganyan. Matagal po ba mag-trainer bear? So, kapag nervy, mas mahirap. Para sa akin lang, ha. Mas mahirap. Kasi, matagal mawala yung mga, ano eh, fears. Kesa sa, yung aggression, pang you can manage it. Like, sometimes, ano, I say manage kasi ganito. Kapag yung aso mo is genetically predisposed to be aggressive, meaning sa genetics niya, sa genes niya, aggressive siya talaga na aso or dominant masyado, hindi mo yun pwedeng, ano, yun, mawala yun ng just because of, ano, e-collar, na-collect mo siya or ano. It's always there. You just need to manage it. You need to set rules and then work with your dog. Hindi pwedeng puro parang dinodominate yung aso. Hindi ganun. Parang you need to work with your dog, lalo na kapag ka-dominant. Kapag ka yung fear or nervy, mahirap talaga. Mahirap. Matagal. It takes a lot of time na parang expose mo yung aso mo the right way sa certain, ano. Halimbawa, takot sa, ano, mga nakabike. Tatambay ka ng matagal sa kalye na maraming dumadaan ng mga nakabike. And then you're gonna do that for ano, weeks, ganyan. And sometimes they don't improve at all. Sometimes. So, para siyang ano, 50-50. 50-50. So, mas gusto ko mag-train ng aso na aggressive kaysa sa aso na parang takot na takot sa mundo. Sir Ron Gabinete, paano ko po mapapasunod ng aso kapag nasa labas na kami at may distraction? Pero pag sa bahay naman, okay naman siya.
nakakasunod? Need na po ba ng e-collar pag ganun? Ano po ba yung command na ano pinapagawa niya sa kanya? Ako, hindi naman, hindi e-collar. Actually, ang ginagawa ko po, Sir Ron, I always talk about this. Pero I'm sure this is ano parang hindi binibigyan ng importance ng maraming tao. Engagement. So, engagement work. So, ano ba yung engagement? Makipaglaro lang ako sa aso ko. And then, I'll start doing that sa bahay. Especially if toy-motivated yung aso. Or kung sa food, I'll play with the dog using ano din, food. I'll make the dog parang chase my hand, whatever. Ganyan. So, kapag pupunta ako sa bagong lugar na hindi pa napunta ng aso ko, halimbawa yung aso ko medyo nervyoso, no? Hindi ako agad magibigay ng commands. Hayaan ko lang muna na pagdating doon, mag-offer siya ng kahit anong anything na gusto ko. Halimbawa, tumingin siya sa mukha ko. Or nag-calm siya, nag-calm down siya. Bigla akong ilalabas yung toy or yung ball, ganyan. Para instead of the dog worrying about the new environment, the dog will know it's time to play. Ganyan. So maybe I'll play fetch muna kung saan kami pupunta, sa basketball court or sa open field. We'll play fetch. I'll throw the frisbee. I'm gonna do tug play with the dog. And then, I'll go home. Kung hindi niya yan gagawin, maybe I'll start muna in front of the house. Gradual lang, gradual. Hindi lahat ng aso is maglalaro kagad sa ibang environment. So, baby steps lang muna, sir. So, halimbawa, medyo okay-okay na siya, nakipaglaro na siya sa akin, nakakalimutan ng aso yung pag-worry niya. And then the dog starts building positive association with the new environment. So, example lang ah, si Danny, noon, dinadala ko siya sa Ayala. Ah, sorry, hindi niya pa alam to. Cebu Business Park, basta merong park dito. So, noon, ginagawa ko, meron akong parang bracket sa likod ng motor ko and then nandun yung crate. Okay, imagine, no? Nakakatakot yun sa ibang aso kasi naririnig nila yung hangin, yung mga busina, yung mga engine ng mga sasakyan, maingay, and then nagda-drive ako, gumagayang-ganyan yung motor papunta dun. Natakot siya dahil sa sobrang mga 20 minutes yung biyahe. Nag-poop siya sa loob ng crate. Dahil, tas ikot siya ng ikot eh. So ngayon, ginagawa ko, no, down. Sabihin ko sa kanya. Kahit naka-helmet ako, no, sigaw ko, no, down. Magda-down siya. O sige, nag-stop na. Maya-maya, umiikot na naman kasi hindi siya mapakali dahil parang, oh, ano to, na-overstimulate siya. Tas biglang pagbukas ko ng crate, nakita niya may grass. Alam niya na kung ano ibig sabihin nun. Maglalaro kami. So, that's the first time. Yung second time na sinakay ko ulit siya sa motor na naka-crate, wala na. Relax lang siya. Naka-down lang. Tapos, hindi siya ikot ng ikot. And then, hindi parang yung pag... Nung una kasi, parang pagbukas ko ng crate, nakalabas yung dila niya na parang... parang pagod na pagod siya. Hindi dahil sa exercise. It's because of feeling scared. Ito, ang taas ng heart rate niya siguro during that time. So, dahil alam na niya na associate niya na, okay, motorcycle ride means we're gonna go to Cebu Business Park to play with the ball. We're gonna play fetch or I'm gonna chase the frisbee. So, hindi na siya natakot nung second time. And then, wala nang third time kasi sabi ko, hindi yata to okay. So, bumili ako ng ano kotse. So, sanay na rin siya sa crate na sa bumabiyahe. Sir, her son datol is Tiyoko. Paano i-correct ang fetch pag di niya binabalik yung ball sa akin? So, just like with ano any command na binibigay ko sa aso,
I make sure that the dog will do it. So, kilala nyo naman yung aso nyo. For example, yung aso na to, medyo bago pa. Alam ko na pag minsan sinabi ko dito, sit, hindi ito magsisit. So, I have to have a leash. Sabihin ko, sit. O, ayaw niya. Okay, no, sit. Nag-sit na. Okay, good. Good boy. Ganun. So, same thing with fetch. Use a long line. Long line. Mahabang leash. Siguro mga ano, start ka lang muna mga 15 meters. Ganun. Tapon mo yung ball or whatever ano the item is. And then, tawagin mo siya, come. Try mong hilain. Ganun. Pero, parang you're practicing recall, and you should reward the dog then. So, gagawin mo, hilain mo yung aso, no? Yung leash, kunin mo yung bola, kung di siya marunong mag-out, choke the dog off like this, whoop, tanggalin mo, and then, yes, tapon mo yung ball. So, pag lagi mo yung inulit-ulit, marirealize ng aso, ang saya pala habulin yung bola, no? Kesa yung parang nasa bibig ko lang. So, ngayon, alam na niya na every time na kukunin mo yung bola, he will be rewarded by ano, a throw. Tatapon mo yung bola. And then, he gets to chase the ball. One more thing, this is actually better. Dalawa yung ball. Or dalawa yung tug. So, tapon mo, malapit lang. And then, tawagin mo siya. Pakita mo yung ball na isa pa. It should be, ideally, same color, same texture, same age. Para, ano siya, hindi magkakaroon ng equipment bias. Equipment bias means the dog prefers one over the other. So kapag walang equipment bias, it looks the same, the dog will not choose whatever's in its mouth. Kasi it's the same. O bakit nandoon na naman yun? Parang ganun. So pupunta siya sa'yo and then itapon mo yun. The dog will spit out the ball that's inside his mouth. Grab that. And then, wave it sa aso mong ganyan. Come. Pag lumapit, itapon mo. Not exactly na parang malapit sa'yo. Basta pag lumapit lang, papalapit sa'yo konti, itapon mo ulit yung second na ball. I hope, ano, makatulong yun. It's not always going to work. Pero yun yung pinaka-basic na ginagawa dyan sa, ano, sa fetch. Di ko kasi masyado ginagawa yung fetch kapag yung aso hindi alam pa yung rules. Kasi when I play with the dog, ay Teddy, nawala yung ano ko, yung ilaw. When I play with the dog, I make sure that the dog knows yung rules. For example, when we're playing, if I say out, it doesn't mean ano, hindi man na makukuha to. So I immediately say out. Then the dog, let's go. Yes, reward ka agad. So parang it's, kung isipin mo parang ang pointless naman ito, pina-out mo siya, na-let go niya yung tug or yung ball, tapos biglang binigay mo na naman sa kanya. Kasi the idea is you want the dog to think na letting go of this is ano, rewarding. Kasi I get to chase the ball again or get to bite the tug again. Pero I prefer talaga tug or yung ball merong string. So pag nakagat ng aso yung ball, gagawin ko, naghihila-hila kaming ganyan. And then, mananalo yung aso. Oh, ang saya ko, naagaw ko itong lakas ko, ganyan. Pero meron siyang leash. So, takbo siyang ganyan, biglang hilahin ko siya pabalik. We will play tug with the ball. Pag naghila-hila siyang ganun, oh, acting ako ng ganyan, nanalo siya, ikot siya, hawak ko yung leash, so hindi siya makakawala. Ayaw kasi masana yung aso na parang nakatakbo siya and then parang, oy, balik ka dito, biglang paulit-ulit tatawagin mo yung aso hanggang sa natutuwa na siya sa habulan nyo. Marunong siya mag-out, yun. So ganun, gawin mo. Kung ano man yun, tug or ball, reward the dog, no? Halimbawa, sit. Yes, kinagat niya yung ball, tug with the dog, sabi mo, out, don't wait too long. As soon as binitawan niya, yes, yes ka agad ulit, yes, reward. Tug, out, let go, yes, reward. Or out, yes, tapon mo yung bola. Ganon. And then, hindi yan ma-experience na aso mo
kung wala ka, yung saya na nakukuha niya sa pagtag, tsaka yung tinatapon yung bola, kasi hindi niya pwedeng itapon yung bola nang siya lang. Hindi niya magagawa, di ba? I don't know if mayroong aso na gumagawa nun, pero the dog needs you. So that's why I always say, it's a reward event, not just a reward item. It's not always about the toy or the food. It's about you and the dog. The dog should learn to enjoy playing with you. Okay? Sige. Last na. Last question, if meron pa. And then if wala, I'm going to end this na. Kasi parang medyo nawawala na yung boses ko. Hindi kasi ako masyado nagsasalita eh. Kaya parang hindi ako sanay na magsalita ng mahaba. Iano naman po to. Nandyan pa rin. I'm not going to delete this. Actually, i-download ko tong video na to and then I'll upload it to my YouTube. Hindi na ako nakapag-post kasi ng mga ano eh, video. Especially sa ano, yung mga parang tutorial, ganyan, kasi walang time eh. Paano sir mo control play drive nila? Kasi gustong gusto ng dog ko manghabol ng pusa at mga ibon. Kasi rewarding, no? Rewarding yung manghabol ng pusa or ng ibon para sa aso mo, di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin, come, and then reward mo siya. Kasi what if yung ball mo or yung toy mo or yung food mo is mas mababa yung value niya kesa dun sa ibon or sa pusa. Para sa aso mo, mas mataas yung value ng manghabol ng pusa. Mas masaya to. Mas masaya manghabol ng pusa, mas masaya manghabol ng ibon. So you cannot parang give a command to come and then reward the dog. And then baka kasi iba iniisip, ah, okay, obedience. Tapos ano, malalaman niya, kapag nag-obey siya, mare-reward siya. So baka ayaw na niya piliin yung pusa. Kasi we cannot decide which one is a higher value dun sa dog mo. Kung yung manghabol ng pusa or pumunta sa'yo is more rewarding. So most of the time, if mataas yung play drive ng aso, it's more rewarding to chase the cat than to go to you and then get rewarded by a ball. Okay? So, I will correct the dog for chasing the cat. You can look at the cat, you can smell the cat, and then if the cat reacts in a way that will trigger your play drive, like tumakbo yung pusa and then tumakbo ka din, I'm going to correct the dog. Kasi laging may pusa eh, kahit saan tayo magpunta, mayroong pusa. So, kung yung aso mo lagi nanghahabol ng pusa, it's very dangerous. Lalo na kung off-leash. Okay? Minsan sa park, ginagawa natin off-leash yung aso for training. Ayan. So, yan. Yun lang yung sagot ko dun. I'd rather correct the dog for ano, chasing animals than reward the dog for coming back to me for that reason na in-explain ko. Dahil baka mas mataas yung value ng panghahabol kesa dun sa reward na binibigay mo. Sir, what should I first teach my dog for basic obedience? Personally, I recommend teaching the sit first or the place command. Either of the two. Actually, or the down. Sorry, yeah. Depende. If it's going to be a competition dog, teach the down first. What I mean by competition dog is, halimbawa, sasali kayo sa dog sports, down muna. Para matutunan niya yung down na nagpo-fold pababa, hindi yung down na galing lang sa sit yung ginagawa niya. Kung it's a pet dog, I'll use the place command. I have a video on that on my YouTube channel, how to teach place command. Kasi dito parang ang hirap hanapin dito sa Facebook ko dahil napakadami kong video dito. So, punta kayo sa YouTube ko, Dog Trainer Cebu, and mag-subscribe na din kayo.
kung tingin nyo nakatulong ako sa inyo, mag-subscribe kayo sa YouTube ko, ha? So, place command yung una na sinasuggest ko kasi ganito. Imaginin mo yung bed, no? Place command. Yung place command, if hindi ka pa nakakanood ng mga video ko dito, it's like teaching the dog to climb on the bed or platform or whatever elevated surface. So, ang nangyayari, i-guide ko yung aso papunta doon sa platform. Thank you. Thank you for subscribing. Guide ko siya doon. And then as soon as all four paws are there, I'm going to click and then give the reward. Or I'll say yes and then reward. Sabihin ko, okay, okay, alis ka dyan. And then guide ko na naman siya doon. Pag umakyat siya, sabihin ko bigla, yes, reward. So ngayon naiisip ng aso, oh, okay. Parang may light bulb, ting. Ay, nako. Napansin ko, every time na umakit ako dito, naririnig ko, yes. Tapos, merong kasunod lagi na food. Every time marinig ko yung yes, merong food. Or baka sa ibang tao, sinasabi nila, good boy! And then, biglang may food, merong reward. So, mapabansin mo, biglang gagawin ng aso lagi. Akit sila doon. Kasi, pag akit nila sa bed, nakatingin sila sa'yo, asa na yung reward ko. Ganun. So, nagiging active yung aso mo na nag-engage sa'yo. So, that's how I teach the word yes or yung marker, yung positive or reward marker ko. Ituturo ko muna yun using the place command. And then after that, I'll teach the sit and then the down and then the stay and come in last. Yung last ko na tinuturo yung come kasi mas gusto ko ma-master ng aso yung stay muna. Saka ko siya tuturuan ng come. Thank you guys for subscribing. San po ito? Ay, wait lang. Meron akong dinabasa na comment. Yung contest niyo po ba pwede magsama ng bite work? Pwede. Kahit ano. Kahit ano. Kahit ano pwede. Matagal na ba? Thank you. Na-monetize na yung channel ko eh. Just this week lang. Kasi matagal na siyang na-approve for monetization pero hindi ko lang tinatamad akong parang ayusin yung mga requirements. So ngayon, parang nag-agree na ako dun sa mga terms. And then, nagkakaroon na ng commercial yung video. So medyo, skip nyo na lang. Skip nyo na lang yung commercial. We'll do teach na lang the place command. Sige, meron akong video just it's very easy lang. Maganap ka lang ng anything elevated na it's not too big and it should be like maybe mga 8 inches high. Actually, it depends on how big your dog is. If it's a small dog like my toy dog here, pwede mo gamitin yung box ng laptop, mga ganon. Pwede na yun for teaching the place command sa maliit na na aso. Pa-subscribe din po sa channel ni Nala. Nala the Dog Explorer. Sige, yun po ba yung ginamit nyo pang subscribe sa akin? I will also subscribe din sa channel niyo. How to teach the out command sa toy? Kailangan ko ng demo. Wala akong yung aso ko nandoon sa labas natutulog. So, etong isa naman, yung toy dog ko dito nagbabite. So, hindi ko ma-demonstrate. Pero, it depends din. Anong age ng dog nyo? Tsaka, anong purpose nyo sa aso? Paglaki niya? Anong gusto nyong gawin niya? Dun, nakadepende kung dapat mo na ba siya turuan mag-out or hindi. Kasi sometimes kapag kinokontrol mo masyado, like, bite work, tas out, bite work out, bite work out, medyo siya, nakakababa ng drive to bite, medyo lang, feeling ko lang, okay? So, mas maganda, ginagawa ko, instead of, like, example na lang yung puppy ko dito, si Major, 5 months, kaka 5 months niya lang.
hindi ko siya tinuturuan mag-out ng yung tipong pag sabi ko out, dapat bitawan mo kaagad. Hindi. Kasi, kumakagat yung aso. Gusto ko yun na kumakagat siya. So, halimbawa, sinabi ko out, and then hindi siya nag-out agad. If I'll pop the leash, or the prong, or whatever, binigyan ko siya ng correction dahil hindi siya nag-out, there's a chance na parang bumaba yung motivation ng aso, yung gigil niya mabawasan. Kasi, alam niya, merong possibility na biglang pag sinabi mo nito na out, hindi ko agad in-out, makokorrect ako. So, parang medyo dalawa yung iniisip niya. Instead of just biting and then parang manggigil siya doon. Meron din siya iniisip na baka sabihin nito out, tapos biglang hindi ko agad mabitawan, makokorrect ako. So, what I do with the puppy is, nakabite siya sa sleeve, gawin ko, hawakan ko yung collar, ganyan. I'll make sure it's high dito sa like behind the ear and near the jaw. And then I'll just lift until the dog spits out the ano, the toy. Sasabihin ko, out. Natanggal na. Kasi na-ano siya, na-choke siya. So, medyo nakaka-build pa yun ng motivation. Kasi parang yung aso, the more na pinipigilan mo sila, the more na gusto nila yun. Example, yung bola. Tinapon mo and then pinigilan mo bigla yung aso mo, hawak mo yung harness. So biglang binitawan mo, mas manggigigil siya, humabol doon kasi pinigilan mo siya. So it does the same thing, parang medyo nabibuild yung drive kapag yung mga dirty na out, that's what they call it, parang dirty out or hard out. So nakakagat yung dog and then you're choking the dog off the item. It doesn't mean, like, si Danny, ginagawa ko yun sa kanya minsan. It doesn't mean she doesn't know how to out. Pag sinabi ko naman yun ng out, and then kinorek ko siya once lang, parang maintenance niya yun eh. Yung mga susunod na repetition ko, ano na yun? Pag sinabi kong out, i-out niya kaagad yun. Mabilis. Pero sometimes, gusto ko, hindi niya agad i-out. So, ginagawa ko, sige, yes, kagat, or whatever the command is to bite someone. And then, instead of saying out, ginagawa ko, I'm trying to remove Danny from the sleeve by choking her out with the flat collar. Flat collar lang, flat collar. And then I'll say out, and then I'm trying to do that again. Or while I'm saying out, si Carl, or kung sino man may ako ng sleeve, ipapahila ko sa kanya pa at last para mas lalong hindi niya agad bitawan. So parang ni-reverse psychology ko yung aso ko para itaas ko yung drive niya. Ngayon, hindi naman laging dapat ganun yung gawin. Kasi mangyayari niyan, yung aso mo, lagi nang dirty yung out. Ibig sabihin, hindi malinis, hindi mabilis yung out. Okay? Medyo confusing yung pagkakapaliwanag ko eh. Pero, ayun. So, I start muna doing that sa puppy. Kapag medyo malaki na, I can do the ano trade. So, ibig sabihin, kinagat niya yung tug. Sabihin ko, out, out, and then I'll show the other tug. Out, so bigla magugulat siya, oh ano to, may isa pang tug, bibitawan niya yun, yes, reward. Ganun. So parang palit kayo. Parang yung sa fetch na ginagawa, yung two ball na ano identical, pwede mo din turuan yung aso mag-out using dalawang item na identical. So pag binitawan niya yun, sabihin mo, out, show the other toy, and then bibitawan niya yun, yes, reward. Sa personal channel ko eh. Pero sige, subscribe ko din po. Yun, thank you. Naging dalawa na. Sayang late ako. Replay ko na lang tong video. Auto-teach. Oh, sige. I'll end the video na kasi ano, kakain ako ng ice cream. Sige. Thank you. Thank you for watching. Thank you for ano, keeping me company and talking to me. Kasi wala akong kasama dito. Ako lang mag-isa kasi nakatira dito. Tapos, sa bundok tong bahay ko. And then, puro aso yung kasama ko. Tapos, ang ganda ng view. Tapos, malamig. So, parang medyo malungkot. Kaya, salamat. Sige, good night!